Ayan. Hindi na mapigil ng mga. Naka-video ka? Oo, naka-video ko. Iaano ko sa rin yan. Hello everyone! Ayan. This Ayan. Ano sabihin ko pa? Now and after. Ah, okay. Now and after our picture, you take a look, guys. Okay. Later, you can see. Hello, mga guys. Welcome to my vlog. Anyway, na-miss ko tong ganitong nagpa-vlog. Nagsasalita ng ganito sa harapan nyo. Ang tuloy ngayon kasi today, birthday ng pamangkin ko na si Maricar Ortego. Ang tawag sa kanya, guys, si Ice. Teacher siya doon sa Tatalon. And then, siya yung pamangkin kong, let's say, sabihin na natin na meron siyang sakit na lupus. Hindi ko alam kung paano mag-i-start, pero itong vlog na to, matagal niya ng gustong gusto. Ay, naku, napatigil ako. Kasi pa nga. Kasi alam niyo kasi na meron ako channel, kaya sabi niya every time daw na nagpipicture kami, i-upload ko. Kaso siyempre natapos lahat ang pandemic, hindi natutuloy ang pagka-upload ko. Na-busy na rin ako sa trabaho. And then, sabi ko pa sa kanya, after pandemic, dadalhin kita dito sa Singapore. Ay, kasi ayoko sana. Hello guys, pasensya na. Talagang every time talagang pinag-uusapan ng pamangkin ko, talagang hindi, lagi pa rin ako nalulungkot kasi siya yung lagi kong kasama nga pag umuwi ako ng Pinas. Kaya itong birthday niya, July 8, ayan, tutuparin ko na, ayan na car, tutuparin ko na, ibibidyo ko na kahit alam kong hindi man kita nadala dito sa Singapore, alam mo na ang dahilan, saka alam kong and then sorry nga pala na napagalitan pa kita na madalas ko sa kayo sinasabi na pag gumaling ka, di ba, na huwag na matigas ang ulo mo every kasi alam kong marami kang kaibigan, marami kang nagyaya sa'yo, pumunta sa ganito, marami kang kaibigan na gusto mong bilhan ng ganito, gusto mo regaluhan ng ganyan na sobrang bait mo talagang teacher, kaibigan at sa simbahan. Kaya kami, kaya nga sinasabi ko matos, ayayain yun na, total at least na-enjoy niya, kapunta siya sa ganito, ganyan yun, na nga lang hindi ko lang siya nadala dito sa Singapore, yun ang ano ko. But anyway, hindi ko alam. Iba na yung paningin ko. Kasi hindi ako nagsalamin ngayon dahil alam kong iiyak ako. Kaya, guys, kaya sabay-sabay natin panonoodin yung video namin dalawang magtita kung gaano kami kakulit. At makikita nyo rin yung dinala na siya doon sa ospital. At lagi kami nag-uusap kasi alam ko na hindi na siya abot. Sabi pa nga niya sa akin,
Kasi nung umuwi ako yata, namatay din yung kapatid ko nung April. Sabi niya, sige, see you on December. Sabi niya sa akin, tita, see you on December, ha? Uwi ka. Sabi ko, uwi ako. Kaya sabi ko, magpagaling ka, ha? Kung in case na gumaling ka, lahat ang bawal, huwag mo nang gagawin. Sama pa tayo, lalakas ka pa. Na kahit alam ko na ano, kahit na alam ko na hindi na siya aabot. Kaya sige, guys, panoorin na natin. So, Philippines muna. Pagkatapos ang Philippines, papunta tayo dito. So, ngayon, nandito tayo sa Tandang Sora sa mahimlayang Pilipino! Yeah. Yay! Yay! Sa amin. As you can see, madaming mga panda. I love panda. Yes, at saka madaming mga lanterns. Yes. Yun. So, turn. Now you see it. O, diba? Hello, panda. Hi, panda. Yun, so, puso tayo ng konti. Okay. Tapos, baba natin ng konti para makita tayo yung mga lanterns. Yay! Ang saya, diba? So, enjoy na enjoy kami dito. Kahit yung main purpose namin iba, hindi namin natupad. Okay lang. Marami namang marami kami nakita magandang places. Tsaka, first time namin sumakay kanina sa, I don't know, ang tawag doon? Tuk-tuk? Parang tuk-tuk sa Thailand. Ang saya, di ba? So, okay. Project yun ni ating Mayor, Erap. I'm Mayor. Okay, bye! Bye! Court namin ngayon. Okay. Diba, pinagmamalaki ko ang court ng Barangay Tagalog. Rodel Lobo, kasama ang mga kagawad. Diba? Hello mga friends! Kasama ko si Tita, bagong dating lang siya dito sa Manila. sa Quezon City. And natutuwa siya sa mga structures dito sa barangay natin. So parang ang tagal niyang nawala. Ngayon nandito siya ulit. And nag-e-enjoy siya. Ang daming recreation. Ang daming para sa mga projects natin. Sa youth, sa senior citizen, and mga momsi, makita nyo siyaan. Ayan, so yan sila momsi, mga A-drummers. Yan, sila yung mga A-drummers na nag-susumba dito. And lahat ay welcome pumunta dito Wednesday and Saturday. So pag Saturday nandito sila, ayan sila. So nagpa-practice sila. And thank you, Tita Ami, sa pag-welcome sa amin dito. And hinihikayat ang lahat na mag-join din dito. Thank you, thumbs up! Okay. Bye! Sige, sasayaw na kami ulit. Every morning, mga guys, kasabay kaming kumain ng pamangkin ko. And then, sa kami na si Bernard, si Helen. And then, after that, pumunta kami sa kasalan ko. Office mate ko, nagninang ako noong November 8. Birthday pa naman, Elena.
lang kami. Salamat sa naging inspiration ko. Maraming salamat sa mga naniwala sa akin. Mahal ko kayo and mas lalo kong pagbubutihin ang sarili ko. Kasi bago ako makatulong muli sa iba, kailangan mahalin ko muna at bigyan ko muna ng oras sa aking sarili. This time, inyo na ko ang aking sarili and ito na. Bye! Good health. Yan, si Mari, parang mission.
for now, kailangan ko nilang magpahinga. Kasi yun ang kailangan ng katawa natin. Kasi you probably cannot give what you don't have. So for now, I don't have that much. It's done. So, recharge mo na ako. It's now, diba? Thank you for coming! Yay! Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Hindi na mapigil ng video. Oo, naka-video ko. Iaano ko sa video. Hello everyone! Ayan. This ayan. Paano sabihin ko pa? Now and after. Ah, okay. Now and after. Our picture, you take a look guys. Okay. Later you can see. So the previous picture was taken 23 years ago. Yeah. So from then and now. Yeah, then and so now. So before we were number 10, now we're still number 10, but in a different in the different situation. In a different situation. Yeah. Okay, all guys. Right. All right, guys. Don't forget to watch. Bye. Ito. Pure gold na lang? Asa ba? O ikaw. Pusang bang bura? Sige, itong pure gold. Walang bayad ang ano? Sige. Bayad ang parking. Sige, doon mo lang. Grabe. Ay, ano yun? After ng birthday niya. Ayan, nakaramdam na naman siya ng pananakit sa tiyan. Kaya naitakbo na naman siya sa hospital. Kasi lahat daw na inintake na pagkain isinusuka. Tapos may time daw tumumba na sabi ng kapatid ko.
usap na kami ayon. Kaya lang talagang ano na siya, pagod na pagod na. Tinitingnan lang niya si Tintin. Thank you, Tintin. October 1, yan Sunday, ng ano, ng alas 4. Pero guys, meron ako sinabi sa kanila dyan. Kasi napanikinipan ko yung pamangkin ko na sinabi ko. Bantayan nyo na kasi hindi na siya tatagal. Sinabi ko siguro, 3 days before na namatay siya. Sabi ko, lahat na dapat tawagin nyo na. Para makapagpaalam na sa kanya. Guys. Sa paniginip, nakita ko siya sa paniginip, umuwi na sa bahay na nasa tuyan. Asaya-saya niya. Kaya alas 4 na madaling araw, tinawag ko lahat ng mga kapatid ko. Sabi ko, please, huwag niyo nang iiwas si Maricar. Bantayan niyo na. Kaya yan guys, so ayan. Kaya ano, nag-uusap kami, tingin na niya na ako, ano, nakatingin na lang siya sa akin. Sabi ko, kapon magkausap pa tayo, kara. Iyan, sabi niya, mamaya na lang daw, masakit na ulo niya. Ayan. Nagagalit at daldal ko daw. Sabi niya, tutulog na muna daw. Sabi ko, sige, pahinga ka muna. Ayan, kapatid ko. Ayan, October 1, 2020, huling usap namin kay Marika. Ito na, guys. Siguro alas 9 na dumating sila Conrad. Ayan, sabi ko, gusto ko makita si Marika. Sabi ni ano, sabi ni Wela, ate, magsalita ka lang. Naririnig ka niya, pero nag-iintay na lang talaga siya ng oras. Ayan, thank you, Wela. Titan niyo magtumunto yung mata ng kapatid ko. Sa kakayak yan. Tinawag ako na rin si Mimi, kaso ang problema si Carla, hindi namin nakausap kasi busy ko na sa work. Andyan ang tita Elena niya, sinabihan na siya magpahinga. Pero buti na lang andyan ang ate Inday niya. Yung pinakapanganay nila. Kasi ang papa nila hindi pwede dyan. Yung kuya ko, hindi siya pwede pumunta. Baka mamaya hindi niya. Pero kung tutuusan nandyan daw. Kasi sabi daw ng kuya ko, gusto niya tamayan yung paghihirap ng anak niya. Pero pinauwi pa rin siya.